Hi guys! Good evening! This is JV and Tito Tony Subega live from the new HQ of the House of Mystics. Now, ngayon, kanina may pinag-uusapan kami nila Tito all about this property. So, Tito, ano yung assessment niyo po dito? Bilang isang paranormal expert at aka isang kung sui expert, paghaluin na lang natin sila, okay? Ang lugar ay conducive sa, kasi tahimik, tapos may mga ibon sa labas, tapos may mga punong diretso naman ang lugar, no? Kung physical aspect ang titingnan natin, maganda ang nasabing lugar. Maganda, no? Tapos, yung mga positive energies, matataas naman. Nasa taas yan, yung solid energy, yung Fuwei, napakataas. Yung Shang-Chi, mataas din, pero hindi naman sinasabi na hindi ito mag-improve sa haba ng panahon na pag-stay dito ng House of Mystics. Tapos yung Ken-E, very good. Though, merong mga findings about the place na merong ganito, hindi ko lang sasabihin kung ano yun. Pero, inanalyze ko rin yung mga energies like Chue Ming, Wuhai, Liuxia, and Wu Kuei. So, ang analysis of findings about Wu Kuei, kasi nga merong negative energies telling mga tao, mga kapitbahay na merong ganito dito sa lugar na ito, mababa po ang Wu Kuei. Mababa. Ang ibig sabihin, yung five ghost energies na yan ay hindi talaga present dito. Ang naging problema lang ay yung kapitbahayan. Kasi ang energies nila sa labas ng bahay ay nakikikapitbahay dito. At ginawa nilang rendezvous. So, ibig sabihin pala tama yung kutub ko. So, air ng Hotel de Luna. Yun, ginawa nilang rendezvous itong lugar na to. Eh di happy-happy. Di ba? Ang ano lang natin dito, hindi natin sila pwedeng i-condemn or bigyan natin sila ng mga bad review. Exactly. Kumbaga sa Airbnb. Dahil yung na-meet ko na nasa loob ng CR ay medyo kasundong-kasundo naman ng mga taong naninirahan. At saka super happy siya. Happy siya dahil una, hindi lang sa may kapitbahayan na siya, kung hindi isa tayo sa mga nakakaunawa, sa mga kauri nila. Mm-hmm. Kasi pag nauunawaan natin yung mga unseen spirits na yan, they're happy. I-accept nila tayo. Pero the more we condemn these energies, medyo magne-negative pati yung lugar. At magiging maramot. Exactly. Magiging maramot. As early as today, I'm already 67. Na na-realize ko yan doon sa lugar namin, doon mismo sa bahay namin. Actually, yung bahay namin, sa likod doon, nandun ang portal. At may mga kapitbahay kami, mga aswang. Pero, malaking pero, no? Ano siya, no? Nag-tribe yung lugar na yon, nag-tribe. Nung panahon na bata-bata pa ako, yun eh, napakagandang ano yun eh, mga ano ng foundry shop. Yumaman ang mga nakatira doon, nakabili siya ng mga building, nakapagtayo siya ng mga ganito, nakabili siya ng farmland, hanggang sa namatay na siya. Eh, yung ang apo eh, nung namatay yung babae, kasi yun ang pinaka, ano doon, yung pinakahuling namatay. Yung apo niya, pinamanahan pa niya ng bilyones. Wow! Diba? Pero yung apo niya yun, napakasipag. Nagtatrabaho until siguro 6 p.m. Ganun. So, going back to that situation, na itong lugar na ito, sinabi nga nila, merong ganun. Kapitbahay ang nagsabi, pero siyempre, iba pa rin yung ikaw mismo bilang eksperto, tingnan mo. Exactly. Hindi mo dapat silang musgahan and all that. Oh. Kasi nga, eh, para rin tao yan eh, yung criminal, until proven wrong or guilty, hindi siya guilty. Exactly. Ano lang siya, alleged. Mm-hmm. Ngayon, ang tanong ito, kasi merong energy dito sa lugar na ito which makes you lonely. Merong energy ganon. Maaaring yung mga energy na yan ang nagbigay ng idea o nung supposition bakit nila ginawa yung ganong aspeto na sabi ko na ba? Pagpapatiwakal. Exactly. Bakit nila ginawa yon? Kasi nga, merong energy that makes you lonely.
merong loneliness inside eh. So, nakuha ko na dito kung bakit ganun. Mukhang collective energy siya na nag-manifest. Yes, yes, yes. Collective energy na dati. Siguro may tumira dito na, ano, Imprint. Imprint. Ayan. Kabet. Historical reference na. So, kabet. So, pinag-uusapan ng mga kapitbahay dati pa. Noon-noon pa. Hindi ngayon ha. Hindi present hindi, time. Tsaka sa olden times sa pa. Sa totoo lang, alam nila itong lugar na ito. Lalo na yung mga matatanda dito sa labas ng ito, alam nila. Pero, hindi lang nila na ipapaliwanag ito ng malinaw. Mm-hmm. Kasi sa amin, sa tinitiran ko sa ano, sa Caloocan, alam niyo, pagdaan namin, pagdaan ng mga taon, nagtataasan ng mga kilay. Eh, dalian mo, may mga ano dyan. May mga mangkukulam daw doon sa nakatira sa bahay namin. Kaya sabi ko, kung mangkukulam nakatira rito, gawin kitang palaka. Huwag tayo maging judgmental tungkol doon, no? Paano natin gagawin? Kasi, the place is what you make. Kung masaya ka, masayang tao ka, masaya din yung lugar. Mm-hmm. Kahit pa meron siyang sense of loneliness na nasa loob ng energies na yon, na eh, hindi nga niya naiintindihan bakit siya lonely. Exactly. Hindi niya naiintindihan eh. Kamukha nung na-meet kong tikbalan dito sa may kamuning area ni Subside na ito, no? Eh, ang ayaw nun ng maingay. Ayaw nun ng maingay. Kaya yon hindi talaga pwedeng gawing club yon. Yung club, hindi nagtatry. Eh, nung nagtayo dun yung ano, yung mga, ano naman, ang negosyo nila, nagbebenta ng ammunition, mga pampasabong. Eh, hindi naman dun yung nakastock. Sa ibang lugar nakastock yon. At itong tikbalang na medyo malulungkutin, ang sabi ko, Lolo, huwag ka nang malulungkot kasi ganito yung gagawin namin. Oh. Ngayon, meron na siyang tirahan na maliwanag doon. Ang ganda ng likuan, ang ganda ng tirahan niya. Pero siya parang mag-isa or nag-asawa na siya? Wala, ayaw niya mag-asawa. Ayaw niya. Actually, lonely boy. Hindi pwede dito. Lonely boy itong si Lolo. Ayun, doon pwede siyang tawagin for visit, no? Oo. Makikiparty din naman kaya siya. Baka dito pa niya mahanap yung true love niya. Makikiparty. Ay, yung ang isang inampung ko eh. Sabi ko sa kanya, oh, naghahanap ka na mapapangasawa doon sa amin, marami. Doon, ano nakatira, doon sa kabilang building. Isa, yung nakuha natin last year, may anak na yata siya ngayon. Gumala na, lumayas, lumipat na. Hindi, yung sa Erning Garcia. Kasama natin kanina eh. Yeah, nandito. Sumama din siya eh. Pati yung dalawang lolo at saka si Lola. So, going back to that energies na... Oh, ulitin ko lang ano, ang walkway ng ano ng lugar na ito ay mababa. So pag sinabing mababa, ibig sabihin wala ritong portal. Mm-hmm. Ang portal nandoon. Yung mga nakitirahan sa portal, pag tayo diyan mag-meeting, ang daming tao, ang dami ng tauri natin diyan. Doon tayo sa kabila, dito pumupunta. Oh, medyo ano 'yun, medyo. Kaya ang suggestion ay siguro maglagay ng alay, like nyug, yeah. O kung gusto mo ng medyo maganda yung mga amoy, wag lang mga ano, ha, suka. Ay nila ng suka, at saka yung mga, kasi noon, nung araw, pag may negative energy, nilalagyan ko ng black vinegar eh. Pero, ayaw nila. Magagalit lalo. Lalo tayong mapahirapan sa lupa eh. So kung mapapansin nyo guys. At gusto nila ng kristal. Oo. They like brilyo. Gusto nila ng brilyo. Gusto nila makakita ng brilyo. Kung bakit kami dito dinala, yan yung purpose. Actually, ako, kung saan ako dalhin ng universe, dun ako. Yun yung purpose ko para dito sa area na to. Sa mundong ibabaw. Kung saan ako ilagay ni universe or ni multiverse, nandun ako, bigla-bigla ako susunpot. At luckily ha, ang itaas itong gusali na ito, ang strukturang ito ay mayroong mahigit kumulang 100 white dragons. So matatanda na yung dragon na nasa taas nito. Kaya itong lugar, kung titinan mo, tahimik. Tahimik. Wala naman ditong establishmento ng negosyo. Wala naman club. Doon sa kabilang kanto. Tsaka bihira yung mga nag-iingay dito. Bihira rin yung traffic. Hindi ka tulad doon sa amin. Yo, actually, yung nasa Erning Garcia, yun ang Leoshar. Ito wala. Walang Leoshar. Ang Leoshar dito, kundi yun naman, sobrang tahimik. You share din yun. So, ibig sabihin, from time to time, well, hindi naman talaga siya tahimik 100% kasi merong chirping of the
birds. Actually, yun nga yung maganda to yung umaga. Maririnig mo yung mga iba't ibang muni ng ibon. Oh, at saka may mga ano kamo, may mga kuliglig. Hindi lang isang, hindi lang yung normal na ibon natin nakita dito. Nakita ko first time eh. Nakita ko sa labas. Magaganda. Magagandang ibon, hindi lang swallow. Uh-oh. Hindi lang pipit, maya, ganun. Napakarami. Siguro mga ano tayo, migration birds. Migratory tapos birds. Tapos iba talaga yung dito talaga dito sa mundo ito. So, yun. Kung may mga katanungan kayo, guys, please feel free to comment down below. Okay? Ayan. So, pinag-uusapan natin ngayon is the new HQ of House of Mystics. Kung bakit namin ito nakuha. So, last year kasi, or last 2 years ago, a few years ago, balo ko na talaga maghanap ng bahay talaga. Yung na-envision ko. Tapos merong maliit na garden. Which is, ayan nga. Tapos merong parking slots. So, yung hardin, pwede nga i-expand pa yan. Actually, laki ng hardin eh. Yung mga nandyan dito na ba ito? Jaspers. Ayan. Malalaki pa. Tipak-tipak na Jaspers yung nandito. At saka kung mapapansin mo, sumibol lahat ng mga ano. Simula after namin makuha ito, at saka yung palmera nasa tapat, ano na yan eh, sign na yan eh, na maganda yung energies eh. Kasi kapag ang energy ay pangit, lalo na kung mataas yung wuhay o trimming, hindi po mabubuhay ang palmera. At saka hindi susulpot lahat ng mga photos basta-basta. Oo, ganoon. Kasi dito mga photos, meron maliliit pa, nagsisilapihan. Buhay na buhay yung oregano sa tapat eh. Kahit hindi mo buhusan, hindi mo sila painumin. Pero yan, nag-alay ako nung Sunday. We have a small feast dito, alang-alang din dun sa kanila. Since new small beginning. Pa yun, small pa yun, actually. Dragon ka talaga. Sige. Wait until birthday month ni House of Mystics. Ayan, and grande yan tayo. Tsaka ghost month. Wala pa siya opening, ha? Hindi pa siya nag-opening. So, pero open na kami. Yes. So, opening, yes, you can visit us here. So, unti-unti namin inaayos yung dito sa area na to. Okay, for at your, take note, magkakaroon ng eskwelahan dito. Exactly. Magkakaroon ng eskwelahan. Lahat, kahit na hindi kayo kasali. Pwede. Pumunta na kayo. Oo. Yun lang, with a small tuition fee. Yes. Ayan, from Mr. AG Boy, peaceful ang bagong HQ. Si Baby, nahihiya pa nung una. Noong pumunta kami dyan, pero after few minutes, naglalaro na pati sa labas. Oo nga. Thank you, Sir Javin, Sir Tony. Welcome! Hindi ko pa napadala yung, hindi ko pa na-low-load uli yung, yung opening of the third eye. Ayan. Nahihirapan ako. Hindi ko nagagawa pa. If ever po, we'll be posting na lang yun, di ba? Yung pwede, short clips natin. Pwede. All about and on how you enhance your third eye, on how to enhance your clairempath. Ayan. So, there are certain mantras na pwede nyong gamitin or there are certain prayers na pwede nyong gamitin to enhance your psychic abilities. So, upload namin yan soon. Kaya, ito na rin guys, yung moment na sasabihin namin, yung infomercial namin. H.O.M. H.O.M. infomercial. Yun. Or H.O.M. show. Okay? Kasi masyadong mahaba ko supernatural show. Meron talaga show. Kaming show. Oo. Ayan. So, inuumpisa na namin ngayon kasi I think this is the time since medyo malaki na yung space para mag-conduct din ng class. So, tuloy-tuloy na to. Okay? Hopefully, by the next 2-3 years, yan, medyo malaki na. Gagayahin na natin si Father Jerry Bulataw. True. At hindi tayo yung patumpik-tumpik na magtuturo. Tuturo natin detalyado. Exactly. Kasi yung kay Father konti-konti pa lang. Kasi ang problema natin during that time, nung time ni Father Jerry Bulataw, is more or less yung mga tao hindi pa ganun ka-open sa spiritual. Oo, kaso nga, nag-claim naman nila. Like si Jaime Licauco claim otherwise. Eh, pero hindi po siya ang nauna. Pupil lang siya ni Jerry. Ayan. Pupil lang siya. Okay. So, now you know, guys. Now, kung may mga katanungan tayo, please feel free to comment down below. So, Tito, all about the familiars na nandito. Maraming familiares, actually. Meron pang sumama sa akin the first time I came here. Sumama hanggang dun sa loob ng bahay namin. Marites! Pero happy naman ang mga familiares. Very happy.
hindi lang sila pwedeng sabihin kung sino-sino yun. Kasi minsan yung mga alam mo na, medyo ginagamit din sila against something. Oo. Tapos meron din ako na ano dito, na sense na parang mabaylan. Mm-hmm. Okay. Kaya merong mga Jasper. Oo. Kaya, bigla na lang, yun, minsan pagkita pala dito. Jasmine, yung nandyan sa labas. Yes. Yung kakasabi nila, biglang sumulpot na lang bigla, yung bulaklak. So, ayun. So, Jasmine, meron dito. And the way I felt the energy here, kasi hindi lang itong lugar nito, somewhere near here, ito yung mga lugar na ginagawang ritual ng mga Moon Nighters. Ayan. Yung mga naniniwala, sumasampalataya sa buwan, nagdarasal sa buwan. Ginagawa nila yan tuwing full moon. At sila ay humihingan sila ng, hindi lang ng kapangyarihan, kung hindi ng prosperity and abundance coming from the satellite. Tsaka kay Moon Goddesses, kung bakit nagpatalo dito ng aso nung time na bukas ang ilaw noong alas 12 na ng ating gabi. Tapos ang daming dumataan dyan sa labas. Daming ang so, I'll be posting that picture. Kayo na lang bahalang tumingin kung ano makikita nyo. Okay? Ayun, so during the time kasi nag-worry din ako since late na ako nakabalik dito. Malis na si Jerb kasi nandito na siya na iyong mag-isa. So, yun. Naiwan bukas yung ilaw dito sa sala. So, kitang-kita kami dun sa labas. Correction. Iniwan. Ayan, iniwan. Okay? Iniwan yung bukas yung ilaw dito sa sala kasi akala niya nagbubukas kami ng ilaw dito sa sala. Yun. So, kitang-kita lahat ng mga gamit nandito. Although, wala naman na kuha or whatnot. Wala na. Subukan hindi nila. Naman, hindi prone to theft yung lugar. Oo. Doon pa lang sa labas, hindi na sila makapapasok. Eh, yung nakipag-friend sa akin sa CR, napakabait noon. Mm-hmm. Di sabihin, gusto naman niya tayo, so, puprotektahan niya tayo. Exactly. And kung bakit, ang bilis ang lahat. Oh, bilis ang pangyayari. Kasi kung totoosin, magkano yung aircon na floor mounted? Oo. Nakuha ko lang siya ng 48. Oh, tapos easy. Xiaomi pa, inverter pa siya, brand new pa. Ay, Intimis, how are you? Ayan, tapos, all of it, installation and everything, ang bilis. Pati yung mga ano, fixtures dito, smooth sailing, ang laki pa ng discount. Oh. Yan, endorsement ha, pero walang bayad. Mandawi foam, 30% ngayon guys, hanggang May 22. Oh, wow. Ayan. Mandawi foam, katabi lang ng bahay nila Lisa. Opo. Ayan. Hi, Nikki. Mr. Reyes. Hi, how are you? Curious actually. And if you have any questions all about the spiritual world, please feel free to comment down below. Yung iba tito na nanggaling sa bahay, meron din, no? Mm-hmm. Yun ba yung mga duwending puti? Nandito na. Eh, kasi yung iba doon na duwending puti, nakuha ko siya doon sa Ever, na Recto. Tapad, malapit sa FEU. Ayun. Yung dun sa may cinema kasi, isang side doon, merong yung accounting area, accounting office. Nandun yung duwending, since siya lang mag-isa, and ayaw niya ng structures. So sabi ko sa kanya, gusto mo sumama pa uwi? Ayun, sumama naman siya. Tapos, isa pang ano dyan is, halos lahat na nandun sa bahay, wala na eh. Nag-migrate na dito. True, pati siguro yung Zorna. Wow. Oo. Nakamaon doon. Dito na nilipat. Lumipat? Oo. Lumipat na. Pwede naman yun mangyari. No? Oo naman. Tsaka yung naglalaglag ng mangga. Nagpupunta dito. Si Lolo. Pagka, ayan, bigla na lang malakas ano. Boom! Pagka ayaw niya, maglalaglag din niya ng mangga. Oh. Buti, Jerms, hindi ka nalaglagan ng mangga. Sanay na. Sorry. Nung kahapon. Kagabi. Hindi. Kasi alam mo, matatakotin ka. Walang nalalaglag kahapon. Si Jerby. Parang hindi naman siya matatakotin. No, matatakotin. Sila ang matatakotin. Ayan. So, meron din po pala. Yung last time kasi dito, meron akong inano doon sa breeze. Ayan. Jerby Paso yun naman. Yung ano? Yung bracelet. Yeah. Yan. So, itong bracelet po kasi, doon sa, at saka yung mask later on. Saan yan? Ayan. Mga Indonesian, Japanese. So, later on, explain namin itong mask na to kumpara sa, okay? So,
Ito kasi Tito, meron ako nilagay dito yung tinrap nila. Gumamit ng black feng shui. Kaya nga yun. Ten reason. Encantada. Sintagdi. Oo nga yun. After kasi nung pagkaputol doon ng puno doon sa area nila, sa puso pa ng Santa Mesa. Pinaka-center talaga. Bawal na bawal or restricted yung area na yun. So pagka pumunta kayo doon, may maku-feel kayo na parang barrier. Ang lakas ng presence. Oo, hindi ka makakapasok. Tapos pagka may nilagay doon na gamit doon sa area na yun, nagpapakita talaga siya. Nananakot or ayaw niya. Eh. Galit na galit. So sabi ko din sa may bahay, kaya ako siya hinuli yung ano na yun, yung area na yun, kasi hindi ko naman naramdaman ng violence eh. Now, tignan natin talaga kung violent yan. Mafe-feel ko yan kagad. So, pinuntahan po namin yun. Tapos na namin yung ritualan. Yung muna nga, nawala pa yung incense. Yung pang-incenso ko eh. Parang ayaw niya mag- hindi binigay nung ano. Parang ayaw niya mag-incenso ka. Exactly. So, meron, siguro, during the time, tinest din ako on how to use, properly use my energy without the help of the incense. During the time, may mga inayos lang ako doon, especially yung isang warehouse nila na super pretty, and may nagpapakita talaga. Ayun, nalang gagaya. Yung hunyango na tinatawag. Okay? Mga shifters na tinatawag. Doppelgangers. Yun talaga literal na doppelgangers, hindi yung aspect ng body natin. Okay? Ang doppelganger kasi usually, hindi po siya soul or spirit. Hindi siya tao. Doppelganger, hindi tao yan ha. Hindi yan soul. Hindi yan ghost. Ang doppelganger ay kasama categorically dun sa mga demi-demons o semi-demons. Yan ang mga doppelganger. Kasama ng mga incubus, succubus, and all that. Pero hindi na lang nila pwedeng magaya. Depende rin siguro sa rank. Minsan nagagaya nila yung mga deities din. Oo. Pero depende dun sa rank nila and kung paano nila susubukin yung tao. Eh, may gamit naman tayo para malaman kung siya ba ay totoo o hindi. And anong care yun, guys? Comment your answer now. Ang price natin, deserve yung price. Labrador, right? Wow! Isa. Labrador, right? So guys, anong care ability ang makakapagsabi or makakaalam ng truth within the truth? Okay? Anong klaseng ability yun? Psychic ability? Anong klaseng Claire? Comment your answer Claire now. De La Puente. Claire de Lune. Ano kaya yun? Sagot na kayo. Yun yung ano, keyword. O yun na. Claire ang umpisa. Claire ang umpisa. Yung susunod, ano? Ayan. Ayan na. Ito yung prize na guys. Comment your answer now. Yan ang price, Labradorite. Labradorite po. Gusto rin nila to. Kasi makinang. Oo, makinang. Tsaka hindi naman ano yan, hindi naman palaway gaya ng kaya ayan na yan. Po. Mr. Easy Boy, clairsentient? Clairvoyant, si Danaya Colantes. Si Ide Dickens, clairvoyant. Kimi Bernardo, clairsentient. Okay, go on. Ano pa? Awampay. Uh-oh. Wala pa dyan. Malapit na, malapit pero malayo pa. Malapit na kayong kagatain. Hula pa, hula. Ang tanong? Ano yung ano? Anong klaseng clear? Psychic ability na ano, James? Masasabi mo talaga kung ano talaga yung totoo. Yung truth within the truth. May extract mo. Anong clear yun? Kasi right away, ano yun eh, parang gestalt. Sa German, gestalt ang tawag. Sa psychology, pag sinabing gestalt, you know. Wala nagsasabi sa'yo, pero you know. Yun yung pagiging clear. Something. Clear, empath, clear boy, no. M. M's. Malapit na kayo, malapit na. Malapit na kayo mainis. Clear cognizant. Alalaya ko. Siya. Yan na. Sa'yo na yan. Congratulations. Ikaw na. Ikaw na ang may kailangan ng batong to. Talaga para sa'yo yan. Oo. Congratulations. Alalaya ko. Ayan.
Claim nyo na, huwag mong tagalan. Oo, kasi importante to. Time restrictions. Dapat lagyan mo ng ano eh, hanggang ano lang kayo, hanggang ano bang oras ngayon. Ayan. Nag-shipment. Bukas na papadala. Ah, sige. Bukas nyo na lang siya i-claim kay Jervin, kay Sir Jervin. Okay? So, yun yung story dito. Tapos nung Saturday, kina-Saturday yan po, nanood kami ng movie, bigla na, sa may, Loretta. Mm. Bigla siya na pigtas. Nakakawala na. Oo. Yung inilagay dyan. Sabi ko kasi, pahinga ka muna dito para ma-purify ka at mahilat ng mga sugat mo. Maski dun sa heart niya. Mm. So, bigla na lang siya napigtas during the time na mag-start na yung papanoorin namin. Ang Loretta, di ba meron? Meron din dun eh. Though wala naman kumuha sa kanya. Siya na though, mismo yung... ang pinaka unang-unang naging ganap ko pagpunta sa isang mall exhibits, naganap dyan sa Glorieta, where BPI is. So, meron kaming, meron isang handler, kinuha ko doon, para maging isang, ano to, feng shui expert nung panahon na yun, sa Glorieta na yan, where BPI is until now. Ayan. So, doon kami sa may Glorieta, sino pa? Four? Oo, four. Ayun, medyo may ano ko doon, may something doon sa loob. Okay? Actually, napakaganda rin na magpasyal-pasyal dyan. Mm-hmm. Medyo, ano rin, maganda, maswerte. Oo, maswerte. So, doon siya umalis, bigla na lang siya napigtas. Akala ko may something. Pero, sinense ko yung energy, okay naman siya. So, gala na muna siya. Kasi first freedom, true freedom niya. Oo nga. Na no strings attached, na wala siyang contract. Oo. Okay? So guys, for those people na gumagawa ng contract... To L with you. Yeah. Wala akong sinabing iba, L lang ah, love. Ayan, ang contract kasi depende yan. Usually, pagka ikaw mismo nagkamali dun sa contract, kung ano yung napag-usapan niyo, good luck. Eh, sa isip pa lang pwede nang mangyari yung contract eh. Diba? Eh, madedetect ko yan kung may mga kontrata kayo. Kasi, yan yung isa rin na sa aming mga services ni Tito, which is the voiding of the contracts. Kung meron kayo nagawa na hindi magandang kontrata sa mga hindi nakikita. Mm-hmm. Minsan, hindi nyo pala akalain, nabenta nyo na pala yung kaluluwa nyo sa sobrang galit, ay, good luck. Kaya nga. Ano lang, just a simple thought of telling. Meron ng contract yun. Kasi sa akin, during yung mga bata-bata ako, syempre, pagka nagagalit, ibibento ko na yung ganyan. Pero parang wala, ayaw. Oh. Ayaw tanggapin. Inanap ko yung soul ko, bakit ayaw? So yun, kasi hindi pwede. Okay. Ayan, so kung may mga katanungan kayo guys, all about spirituality and esoteric, please feel free to comment down below. Okay, sino kaya ang next winner natin? Yung familiar tita dito talagang resident yung iba, no? Resident na dito. Pero yung iba nang galing sa somewhere. Shop. Sa inyo. Tsaka yung dun sa bahay. Though yung may banga pa kasi kami dun eh. Mm. Yung bangang yun, merong silang alam ko ginawa dati. Meron yun. Is it time? Yung mga alaga mo, merong kasama pamilyares. Oo. Nandun, sila na mismo nagdadala. Merong alaga si JB Yap, yung chameleon. Na meron talagang nag-aalaga. Ayan. Pero ayaw naman ng mami niya. Galit na galit siya. At saka yung ano dito, ano yun? Yung isa yung letter S. Oo, yun. Si letter S. Yun yung hate na hate. Inis na inis nun si mga kakakakakito. Doon kasi siya, sumama naman sa akin nung during the time. This year lang din. Nung kasama ko yung isang friend ko na ano, yung galing Amerika. Tapos ngayon, naguguluhan siya sa pat niya. Sabi ko kasi tamad ka. Si Lenny Bear. Ayan. So, yun. Nung na-check na naman namin kasi yun dati, malaki yung letter S na yun. Tsaka gold. So, yun yung pinaka-another yata. Yeah. Kaso nga lang ang problema, ayaw niya na dun sa pamilya. Ayaw niya na. Kasi nanihina sila. So, yun. Since na-encounter ko siya noong 2016 December, mukhang during that time, kasi dapat hindi kami pupunta doon sa kanila, sa may
yeah, Marikina area. Mm. So, pumunta kami. Sabi ko mukhang it's time to, ano, para makuha yung, yun, si letter S. So, which is, kinausap ko siya kung ano nangyari. Yun yan. Naghanap siya ng tao makapag-sustain dun sa, ano niya, sa kanya. Mm. Which is, ang gusto naman niya is more on fixing stuff. Kasi nagsawa na siya dun sa mga ginawa nang hindi maganda. Maging makatotohanan, ganun. At saka yung love form and light form, ibigay mo sa dapat mong pagbigyan. Inaabuso kasi. Pinakinabangan mo na eh. Exactly. Tapos inabuso mo pa. Kung kumbaga, medyo, teka muna. Teka muna. Ganun yan. Pag yung mga yan, medyo nagreklamo ng ganun, mailap yung ano sa'yo, kapalaran. Mm-hmm. Ayun nga, may nangyari dun sa family hata nila. Medyo yung iba, puti-puti yung matay. Kaya nga. Yan yung balik. Kasi kasalanan yung, din sila. Backfire ang tao dun. Yan yung pamilya po yung natanma yun, mga babarang yun. Kapitbahay ng konso. True. Ayan. So, nung ano naman dito, first encounter namin, first week dito, last week, Friday, so far so good. Mm-hmm. Though, during that time, mayroong kumakatok sa bintana. May marites na aswang. Pero nakausap ko din yung aswang. Mabait naman. Hindi naman sila distracted. Oo. Parang na ano lang sila, may nag-aayos na pala dun sa area na yun na dating wala nangangalaga. Correct. So, curious sila kung sino yung mga taong yun. Kaya, minsan kasi, bandang hapon, ayan, may nakikita kami dito, sumisilip talaga sa pituan pagka bukas nang hilipat kami. So, ano lang yun, dead man lang. Pinitignan ko rin, tapos kinakamusta ko rin siya. Ayun. Tsaka maingat sila eh. Mm-hmm. Kung hindi ka clairvoyant or meron kang tinatawag na empathy, hindi mo sila mababasa. Mm-hmm. Dahil, merong ganun eh. Nagkuklok of invisibility rin. Doon ang problema, Tito, naiya sila mag-approach. Well, you are all welcome. Oo. Welcome kayo. Baka na-intimidate sa energy ko. Hindi, huwag na kayo ma-intimidate. Pumasok na kayo dito. Oo, kasi yung iba hanggang doon lang talaga sa labas eh. Eh kaso, hindi. Takot sila kay Ariston. Oo. Nasa likod bahay. Takot sila doon. Mm-hmm. Sino ba? Leader ba nila? Ayan. Okay. So, yun. So, isa kasi siya dun sa mga higher council, diba? Yes. Higher council yan. So, sila yung sinusunod. Sila ang tinatawag na lupon ng mga... Ayun. Kung may lupon ng mga ganyan. Sila kaya ang mga ermitanyo nagpupuntahan din dito. Mm-hmm. Anong problema? Nagtatanong, bakit? Ganito. So, sino naman ang titira dyan sa bahay na yan? True. So, before pa yata ipaskil to, around February yata siya namin nakita. Tapos March yun, nakipag-negotiate. First week ng March actually, was a Sunday. May nakita, naka-post dito na for rent. Tapos, chinek namin, kasi naghanap talaga kami ng bahay. So, meron dun malapit sa Irving Garcia, which is around 22K. Kaso nga lang, apartment siya. Mm-hmm. And, sad to say, hindi kami pinayagan. Hindi pumasa ang aming requirements. Okay. Kailangan more than 3 million yata ang gusto. Oh, wow! For an apart. Parang yung, ganun talaga, no? Pero inisip ko, nakamukhang hindi para sa atin. Kondo. May makikita pa yata ako na much more. Okay? So, yun yan. Here comes the next week. Eto, medyo dumating. So, grab kagad. Bilis ka usap. Kasi may kulit ng kulit din daw dito na gustong tumingin. Kaso nga lang, So kami, nung nag-doorbell ako dito, yun, pinagbukasan kagad. Tapos ang bilis ng pangyayari. Picture dito, picture doon. Tapos yun na, ikaw na ba uupa? Gusto mo na ba to? Tapos syempre, negotiations. So far, so good. Ang owner naman kasi nito, babalik yata, mag-fly back on July dito. So mag-stay for 1 month. Medyo may edad na babae. So dito sila sa kabilang siya. Ito dito, meron silang pasukan kasi dito. May door sila. So balak namin doon. Seal off with a mirror. Okay. And yun, dito naman sila, pwede naman sila umakit. Right? Mm-hmm. Though, eto mismo, kung nasaan kami ngayon nagla-live, mababago pa yan.
Kasi ang magiging actual would be nandito sa showroom na to, nandito sa area na to, lahat ng mga crystals. Tsaka gagawin JB goldish. Gold lahat yan. Versailles. Okay? So, it symbolizes yung kung ano talaga yung nandun sa spiritual world or sa realm nila, which is yung ceiling talaga, color gold. Gold yun. Pure gold. Kaya pati kung napunta kayo sa isang Buddhist temple, nakakakita kayo ng mga gold, yan ang talagang realm nila. Mm-hmm. Tapos, mahilig sila white dyan. Lahat, total white. So, yun din yung plan, yung color blue dito ng mga lines ng mga Ornesa. Mm-hmm. It will be replaced by white, care of seven crystals. Wow. Ayan, for those of you na hindi nakakaalam, yes, partner po kami ni Seven Crystals. Seven Crystals is a close friend of mine, si Gino po. Gino. Though, hindi niyo pa yata po nami-meet din. Nami-meet ko na pa pala siya. Yes, siya nga po. Pero iba yun, si Mika yun. Anyways, ayan, pati itong chandelier dito, ayusin, babaguhin pa yan kasi hindi talaga siya yung para dito. Mm. Pero ito yung gamit-gamit nila doon sa kanilang world. Pero hindi na advisable dito kasi masyadong maliit yung mababa yung ceiling. Correct. Pati yung doon sa aming kusina, ang baba ng chandelier. Okay. Tapos guys, be astonished dun sa may hagdana area soon. Yan. Yan yung most highly anticipated. Okay? Kasi may itusay pa. May doon parang merong something. May trap door. Oo. So mukhang merong laman. Titignan mo na namin kung anong laman. True. Okay? Ayan. Pero doon mo si ilalagay namin mga opalized na petrified wood na meron ako nakuha yung dalawang pillar po. Very good. Yeah. Tapos, dalawang red jasper, isang lapis lazuli, then sa middle si amethyst. Okay. Para yun yung maging i-convert siya talaga dun sa heart ng place. Yun yung magiging foundation. Mm-hmm. Hindi lang dito sa physical, pati na rin dun sa run nila. Uh-oh. Ayan. Abang mo po ng nakakamiss nyo. Nakaka-calm. Thank you, Rose and Crystal. Allegra or very, very interesting. Welcome po. Okay, so for those of you guys who have questions, feel free to comment down below. And nga pala guys, more or less, if you want to eat here, yes, please bring your food na lang, okay? And play go tayo, ha? Then tsaka huwag tayong tambay dito. Huwag kang tumambay. Uh-oh. Kagaya ng ginawa dun sa Ermin Garcia. Tumatambay. Hello. Ayan, so yun, pwede kayong kumain dito kasi meron ditong mga ayusan ng pagkain, okay, and all. Mga gamit, please lang, ingatan kasi lahat sila crystal. Oo, tsaka clean as you go. Oo. As in, literal na crystal, pagka pinitik mo, may sound siya. Which is, yun naman din ang gusto ng mga unseen. Okay? Kasi kung kakain kayo... Ayaw na marumi. Oo. Kung kakain kayo kasi sa crystal plate, may energize lalo yung food na kinakain nyo. Correct. Means to say, mabilis yung ma-absorb yung nutrition niya. Therefore, mahihid pa kung ano man yung dinaramdam nyo. That's why dito sa house, sa New HQ, very holistic yung gagawin natin. Hindi lang kayo pupunta dito just to clean off or to clear off your negative or to realign your chakras or to heal your past issues. Okay? Correct. Holistic tayo, pati rin sa physical. Yeah. May mga questions pa? Clarifications? Okay. Comment lang kayo. Huwag kayong mahiya. This is your chance. Hawak pa si JB na gip. Ayun, no? Oo. Dami. Ayun. Oo nga, hindi pa nga ito napopost. So, na yan. Ano pa pong pwede natin pang-pray sa kanila? Ito. Alam mo, tito pala din sa mask, why do we need... Pumbles lang. Why do we need to, nung bata-bata pa ako, no, napasok ako dun sa tinitirahan na bahay ni Direk Mario J. De Los Reyes. Nako! Para maniwala kayo, ang dami niyang maskara, kasi well-traveled si Direk Mario. Lahat yun, iniikutan niya, bibili ng mga maskara yan.
naghahanap ng maskara. At ito po eh, isa pong ano eh, sa itong figura ng Japanese mask or nasa ano, no, sa Indonesia, ginagamit nila ito sa mga ritual. Ginagamit nila ito sa ritual na pwedeng anti-exorcism o pagganap ng yung naman, may kinargahan siya ng negatibong energy o kinulam niya. Ginagamit ito nung pinakasyaman. Gumagamit siya nito. Tapos may mga may spears, mayroong kalasag na ganyan. Mm-hmm. At kumpleto ang energy nila. Kasi itong mahabandila na ito, yan, nakita niyo mahabandila. Actually, sa Chinese Taoism, mayroong isang figura na medyo itinago ng mga Chinese. Tinago nila. Ang tawag nila si yung number 7 and 8. Yun. Ang tawag doon eh 7 and 8. Sila yung parang galit, di ba? Oo. Na magkatabi. Oo, yun. Doon sila yung guard signs. Nagpatiwakal kasi sila. Nagpatiwakal yung isa doon. Tapos yung isa naman nagbigti. Yan yung si 7, 8. Umaba yung dila niya. May tawag doon eh. May hawak-hawak silang dalawa. Oo, yun. Tapos mababa yung dila. Nakalita yung sa isang dila. Mga, lalo na yung mga galing na mga negosyantong in check, pero isang devoted na isang malaking-malaking kwarto na hindi lighted, nakasara yun, walang ilaw. Nandun lang yung figura nitong si number 7 and 8. Mm-hmm. So dito, pwede po ba silang ilagay dun sa closet if ever? Maganda, i-expose. Para magamit. Though meron, naka-expose na ganun. Actually, meron pang parating yun na yung pair na nakita nyo kanina. Oo, ganda nun. Yun sila yung representation din yan. Diba? Maganda yun. Ayan, so kinuha actually noon, na mga 1990s, ganyan, no? Nagturo ako ng, ano, sa Koreano ng Ingles. At meron akong isang estudyante na binigyan ako ng ganitong maskara na galing ng South Korea. At doon nagsimula ako mag-shooting. Halos araw-araw yung bahay namin tinag-shootingan dahil doon sa maskara na yon. Kaya lang, nung bumagyo, dumating si Milenyo, nilipad ng hangin, nawala na ang maskara. Hindi ko na makita ngayon. At yung nagbigay noon, maaari siguro, kailangang pumunta sa Seoul para maghanap nung nasabing maskara. Kaso nga lang, 1:1 eh. Ganun nga eh. Though, pwede naman siya maging vessel kung meron siyang katulad. Ayan. Hmm. Pwedeng gawin yung vessel, i-charge on or tatawagin yung remnant of the past. Dun sa past, nung nandun yung mask, i-extract lang yung energy na yan, ilalagay dun sa mask. Correct. Which is parang walang nangyari. So, which means, ayan, nabisita tayo. Actually, maraming butikin dito. O yan, nakita ninyo siya. Ayan siya. Hindi naman siya pang takot. Kasi ito ginagamit talagang ritual ito ng mga shaman. Yung dila. Okay. Pero dito sa Indonesia, yung ganito, mostly symbolic representation daw nung yung salamin. Oo. Nakalagay itong mga to. Sinasama nila. For protection. Yes. Para hindi makawala yung nandun sa salamin. Correct. Kung may tinrap sila. Huwag naman sila mag-trap. Yung ibang mga shaman doon sa Indonesia. Huwag sila mag-trap. Sorry. Ayan, guys. Ha? Wag. Kasi yung movie, alam nyo yung Pontilanak, nag-tawag. Kaya nga. Huwag lumalabas doon sa salamin. Ako naman, hindi ko siya palalabas sa salamin. Dibindisyonan ko yung salamin para huwag siya lumabas doon. Though, ang pinaka-history ng Pontilanak, parang nawala natin yung anak niya. Tapos, nagalit siya. Galit, tsaka yun. Ginawa niya yan. So, parang yung Corazon, yung unang aswang. Yung unang aswang, wala namang ganun. True, hindi yung totoo. Yun ay isang fiction lang. Exactly. Ang aswang ay dumating dahil naniwala ang mga Pilipino sa mga tawag charm or anting-anting. Na, kasi itong mga aswang, bago lumipad actually, to. Actually, ang mga aswang shapeshifters talaga. Oh, inilalabas nila yung kaluluwa na nila. At saka yun, nilalagay nila sa bato. Tapos yun, inilalagay nila sa punong saging. Eh kaso, itong matatanda, tinuruan yung mga bata na ganito, hintayin yung bumagsak yung mutya na sinasabi, hindi nila alam kaluluha yun ng aswang. Kaya dumami ang mga aswang dahil doon. Ayan. Eh, up to this point of time, yung iba sa kanila, nagsisisi.
Eh kaso, hindi na may babalik yung nakaraan. Mm-hmm. Nangyari na yun. And mahirap actually baguhin yung past. Kasi hindi na, nagawa na eh. Naganap na. Mahirap i-eradicate yung ano. So mukhang may reason kung bakit nandun sila. Mm-hmm. Okay? Siguro para turuan din ng leksyon yung mga ano, mm-hmm. mga ngayon, kung ano yung generation ngayon na wag iya ano, parang pinarusahan kasi sila, parang wag nyo masyadong walang bahala. Otsa, pero hindi naman totoo yung cinematic effect na kinakagat yung lahat, nilalaplap yung leeg, for cinema effect lang yan. True. Ang talaga niyan, ang dila ng aswang na matalim ha, napagasinulid. Gasinulid dyan. Tapos para siyang karayom na... Oo, ngayon, ang hinahanap lang nila kung ano, abdo. Yung abdo, may langis yun, kinukuha ng dila. Tapos nagiging bahagi nung niriritwala nilang mantika o oil. Ngayon, siyempre, pag kinahin yung abdo mo, kumamatay ka. Mm-hmm. At walang trace. Iisipin mo, maaaring binangungot yung tao, o kaya pwedeng, ano, no sign of blood. Walang blood. Bakit akala ba ninyo yung, halimbawa, yung mga vampira kakain ng tao? Hindi yun totoo yan. Hindi yan totoo yung pinapalabas sa sinihan. Or, hindi yan totoo. Ano po ba yung kinakain ng vampire energy? Hindi naman sila kumakain eh. Kaya tinawag na vampirism eh. Guys, itingnan ka lang na ganun eh. O, wala ka ng energy eh. Kung naranasan mo din eh. Oh. O, di ba na-drain ka? Yun, ganun ang vampirism. Ganun ang mga vampira. Kukunin nila yung energy mo. Ganun. Saan hindi ako pinutunod? Kanina. Hindi, si Jerb na vampirism sa buhol, ha? Mm, that's papano. Another story. Papano? Ayan. And usually, mabibili mo yan sa Java. Pero kung pupunta kayo sa Java, medyo mag-ingat kayo, ha? Marami magagaling dyan. Tinitigan ka lang, wala ka na, patay ka, sige. Huwag kayo magdadala ng ano, pang-kontra, isa yun. Kasi pag naramdaman nila na may kontra ka, susubukan ka. Oo. Pag sinubukan ka, kung hindi mo kaya, paano yun? Kung kuyog, lagot ka. And so, Mark, hindi ka pwede nila i-convert kasi hindi nila kaya energy mo. Yun! Okay. Ayan, there are certain levels kasi kung hanggang saan lang yung pwede nilang ma-siphon and kung anong level ng psychic ability yung ma-adopt nila na meron ka, unti-unting mawala. Okay? Meron din ganyang case. Mananakaw nila yun. Exactly. Kaya minsan meron ako manamdamimit na mga psychic ganyan. Nako, huwag kayong pupunta kayo ganito. Yayariin kayo nun. Mm-hmm. Masisip-sip yung ano ninyo, psychic energy ninyo. Din, actually. Oh. So, parang si Rogue po, no? Oo, si Armand Salazar. Naganyan siya. Oh. Hinawak-hawakan lang siya. Akala niya, siyempre, alembong yun si Armand Salazar na yan, eh. Oh, akala mo, ha? Oh, yan. Nangyari katuloy. Hanggang ngayon, hindi na ibabalik yung psychic ability niya. Hanggang ngayon. Iyon yung problema. Not unless it trace back from that time na nangyari yun, tapos si X-Talk, yung psychic ability niya during that time before siya. Maka nawala yung sa. Higupin ng ano. Hindi naman. Nandiyan pa rin. Hindi naman nawala na ano nga, di ba, na detox ka. Sinisip yung mga negative mo. Hindi, na-detox niya. Oh. Ayan. So guys, for another question. Ayan. So, answerable ba yes or no? Mm. Ang mga mask ba can be used to counteract negative or not? Comment your answers now. Yung mga mask ba, okay, pagka dinisplay, can counteract the negative effects or the negative energy or not? Comment your answers now. Yes, Allegra. Yeah, congratulations. You won bilis, this. No? Soda light. Oh, ganda rin ng soda light. Okay. Ayan. Yung soda light na gagamit dyan pag yung mga water form. Luto-luto na naman ho. Sa water form yan medyo. Actually, ang ibig ko sabihin, yung soda light, ilubog sa isang baso,
Tapos ilagay dun sa ibabaw ng mesa, lalo na yun ay yung working table. Mm-hmm. Para yung flow of thoughts mo, hindi siya nawawala. Oh. Baso nang may COVID dito. Oo, may baso. Pero okay lang ba siya? Kasi soda light siya, may IPA. Kahit na. Hindi siya matutunaw. Oh, hindi naman. Hindi naman natin pinapatunaw. Hindi naman natin pinapatunaw. Pero, yun. Ang ina-extract natin is doon yung energy ng crystal. Sa ibabaw. Mm-hmm. Yung surface niya. Sino nangalo? Si Allegra. Allegra. Yung kanina si Aralea. Again, from Clarapilka, Jimmy mentioned about familiars. How do we know their true purpose in our life? How do we strengthen our bond with our familiars? Makikipag-bondga sa pamilya. Guys, Yares, wag! Guys, ha? Anong kasing ban yan? O, hindi nakikipag-ban sa familiares. Ang familiares? Ano lang yon, yung nakikipag-friendly ka lang. Oo. Oh, oh. Pag makikipag-ban, ibig sabihin makikipag-ban, ano ka na, may blood compact? Exactly. No. Not unless kauri mo sila. Patay. Okay. Ang mga familiars natin, guys, na tinatawag, ito yung mga, may mga ganyan. Literal na ganyan. Okay? Kinait sila para tumulong during the time ni Solomon. Or during the them. Time... Without them, hindi magagawa yung templo ng Jerusalem. During the time pa yata dito ni King David, nandiyan sila. Oh. Na umiikot-ikot sila. Tinutulungan nila. Okay? Mostly guys, ang mga familiars, counterpart din yun ng mga jinns na tinatawag. Or ng mga genie. Mga genie. Okay? Usually, pagka merong familiar dyan sa area na yan, minsan puro test ang mararanasan niyo, puro pagsubok. Pero once na nakapasa ka doon, you'll get what you wish for. Okay? Or kung ano man yung inaasam niyo na gusto niyong i-manifest sa buhay, no, igagrant yan kagad ng familiar na yan. Especially pagka natutuwa sa kanila yung familiar po, di ba? Oo, tsaka wag nilang tirahin. Mm-hmm. Tsaka yun na nga mga pag may sungay, titirahin, di mali. Mali yan. Guys. Okay. Mali yan. Sila po ay may karapatan para mabuhay. Ang Panginoong Diyos, hindi nga sila... Oh, sige, pinarusahan sila, pero hindi naman kinuha yung kapangyarihan nila. They are is. Kung ano yung kapangyarihan na meron sa kanila, hindi yun binawi. Pinag-iigi pa nga yun eh. Ang tanong guys, bakit kaya hindi binawi kung makakagawa sila, di ba? Ng mga ganun pangyari. Tanong ko sa inyo, bakit may mga taong gumagawa rin na hindi maganda? Oh. Di ba? So, ganun na yun. Free will. Oh. Okay? Each and every creature created by God and God Himself gave them free will. Even the demons have free will. Have the choice to make. Okay? Mostly yung mga demons, very busy. At saka, masyadong corporate. Yung style nila. Kuyog. Oo. Okay? Ayan. And mostly, okay, yung mga angels naman wala. Basta okay na. Walang listahan. So, as is, where is. May mga contracts pa, yung mga demons. As in written contracts, kaya pwedeng i-archive yung mga contracts. Ang mga angelic one lang. Hindi basta-basta mag-detect. Okay? Minsan, mas may order pa actually ang mga demons compared dun sa mga angelic. Sumusunod sila sa protocol. Yung mga demonyo, even the familiares, sumusunod yan sa protocol. Pag sinabing ganito, ganito lang. Hindi sila sosobra dyan. At yun lang, ginagamit sila ng mga tao, ng mga black magician, para gumawa ng... Hindi maganda. Hindi maganda. Tsaka sasaktan nila ang kapwa tao. Mm-hmm. Which is, ang problema nun, balik yun. Backfire. Yung kung nanonood kayo guys or kung napanood niyo yung anime na Hell Girl, okay? Yung may kasabihan doon pagka yung isa, okay, nakahukay ka ng yung grave, parang dalawa pa yung magagawa ng grave na yon. Kasi ang implication noon, kung ikaw gumawa ka ng ill will para doon sa ibang tao, then kayong dalawa, kung sino man yung ginawan mo ng hindi maganda, gumagawa rin ng hindi maganda, kasakasama mo siya. Bind. You're bound together. Yan. Sometimes, meron mga ganyan. Once na na-incarnate tayo, hindi natin matakasan yung fate na yon. Nandyan at nandyan pa rin yung taong yon.
So, hindi naman ito yung tinatawag na twin flame effect. Hindi, hindi, hindi. Parang ito yung karmic. Okay? Karmic debt. Utang. Mm. Utang sa karma. Ayan. Kung bakit nandiyan yan, umuulit-ulit, ikaw mismo minsan, hindi mo pa rin makita na yan pala yung kailangan mong baguhin. Kasi sometimes, pagka nahe-hurt tayo, nagbubulag-bulagan tayo sa katotohanan. Gumagawa tayo ng sarili mundo. Tayo pa rin ang gumawa ng kasalanan natin. Kaya nga kasalanan mo eh, o kasalanan ko eh. Kasi ikaw gumawa noon. Exactly. Okay? Kung gusto nyo makaalis dyan, and kung gusto nyo makamanifest, kung ano man yung gusto nyo i-manifest, free yourself. Mm. Okay? Tsaka mayroong mga tinatawag na ano, poverty consciousness. Oo. Pag sinabing poverty consciousness, ang daming iniisip, yung COVID hindi matataas, hello? Ay, may kilala ko yan. Tawag yan, poverty consciousness. Kailangan natin ng prosperity consciousness. Palitan natin. Kasi the cosmos world reads both. Alam nila yan, pareho yan. Pinabasa nila, ah, poverty ka pala o poverty ka, chak. Ganyan. O, ah, gusto mo, ah, prosperity o prosperity consciousness ka. Go. Ay, yan yung mostly nangyayari sa mga overthinkers na tao. Mm. At saka dun sa mga taong mga tinatawag na negatron. And the more you ask why, the more it becomes negative. Ito yung ina-attract mo. Oo, ikaw na. Ayan. So, mostly yan. Kailangan mo bago yung mindset nila. Kasi minsan, sila yung mga taong nakaranas ng mga hindi maganda sa buhay nila. Kung bakit ganyan sila mag-isip. Ngayon, paano mo sila tutulungan magbago? Okay, that is your purpose. One of your purpose or one of those enlightened, okay, ng mga tao, okay, gabayan yung kanilang kapwa-tao para mahanap talaga yung true life. Si Kristo nga, hindi na nagtrabaho, nag-minister na lang eh. Mm-hmm. Pero kumakain sa oras. Exactly. O, pag sinabi niya dun sa tao niya, o, kailangan ko ng ganito, binigay. O, pero hindi siya nagtatrabaho, ha? Mm-hmm. Hindi siya, wala siyang trabaho. After that time, nung mag-30 anos na pataas, hindi na siya nagtrabaho eh. Kasi lahat pinoprovide naman. Oh, it is being provided. So ako nandun na kayo sa zone, hindi nyo naaalalahanin yung mga babayarin nyo. Kahit magkano pa yan. When you so claim it is, it's gonna be. So, ang formula ay, huwag kang mag-overthink. Kinuwenta niya na yung sweldo niya, no? Baka ang sweldo niya, 30,000. Tapos, ito yung babayaran ko. Sure. Kung bakit din nagiging nagagalit sa akin sila, mami. Kasi that's not sure. Hindi ako nag-compute ng ano. So, sinilang ko sila mag-compute. Oh, magkano? Sige, transfer. Yun na lang. Para nga lang, isa sa naging buhay ko eh. Ilan ang mga naging anak ko, nakapag-aral sila lahat sa Chiang Kai-shek. Eh, magkano ang tuition fee dyan, ha? Per semestre, ang mahal ng tuition fee sa Chiang Kai-shek na yan. Pero lahat ng anak ko po dyan, graduate ng kolehiyo. O lahat sila nag-aral ng Chinese. O pero, ibig ko sabihin, mas marami pa nga akong pera nung nag-aaral sila eh. In comparison ha. Ayan po may question. So, you said karmic death. So, di totoo na death is predicament, premeditated or in short, nakatadhana. Hindi, ni tadhana yan. Ikaw ang gumawa niyan. Yung self-will mo, ikaw ang gumanap. Oh. Kaya merong kang either, dalawa yun, either bad karma or good karma. Ikaw ang gumawa nun. Walang nagpilit sa'yo na gawin yun. Though, alam yan ng mga reapers at saka ni death itself. Oo, nakabanta yun ha, yung mga reapers. Nakasulat yan dun sa libro mo. Lahat tungkol sa'yo, nandun sa library nila. Yes, totoo yun. Meron silang set of very ito, organized, yun. Very naka-file. Very well organized. Isa nakayuko lang na ganyan, tapos mabubulaga ka na lang. Tapos ang compilation nila, ganyan-ganyan, bundok-bundok na. Kasi doon nakalista kung ano yung soul mo mismo and kung ano-ano yung mga naging past lives mo. Okay? Ayan. Saan gumala si Jesus before his 30? Umabot po ba siya dito sa Pinas? Yes. Napunta sa Pilipinas si Jesus Christ. Mm-hmm. Isang proof, nung napunta kami sa Mount Banahaw, may mga footprints doon si Jesus Christ na binalidate ko na talagang kanya.
Nandun. Yun yung isa, hindi dalawa, nakaano diba? Dun sa bato, ha? Hindi, iba pa yun. Iba pa yun. Yun yung kakambal niya. The more you go up, yung tawag nila bahagi ng tangke, wherein na nag-i-snow doon sa lugar na yun, oh? Nandun lagi si Jesus Christ. Ooh. Ng panahon na yun. Ayan. So, then, so true. Just believe that universe supporting us financially, magically. Yeah. Oo. If you believe and if you have faith na mangyayari yung lahat ng mga gusto mo mangyari, then so it shall. Okay. Ilang yung paggawa halimbawa ng pelikula o pag describe about Jesus Christ, si Jesus Christ po, Jeff Rooks, hindi siya yung seryosong lalaki o tao. Hindi. Palabiro. Palabiro. Tapos minsan na masungit. Suplado. Ayan. Pero palatawa. Laging tumatawa yan. Ayan, from, hi, Mrs. Pao Serrano. Follow up dun sa ano. Ayan, dun sa Golden Lotus natin project. Ayan, guys. Soon, we can distributing Golden Lotus. Naka-frame na. You can place it wherever you want. Especially dun sa prosperity area nyo. Much better siya ilagay doon kasi siya yung mag-attract ng good fortune at saka ng prosperity sa inyo. Ayan, may gusto sumali sa live natin. Mga Nephilims, marami dito. Sumama kayo rito. Yes, and also with the power of affirmation. Mm-hmm. So guys, huwag yung gamitin muna yung I, puro I. I forget. Okay? Yung I, it's all in the past. Dapat we. Okay? Para ma-alert yung collective consciousness natin para sa lahat ng tao. Okay? Dapat we na. Hindi na pwede yung I. Kasi kung I yan, ibig sabihin, sarili mo lang, hindi mo. Oh, dahil tsaka yung nagdadasal ng to, biru lang to, ha. Nagdadasal ng ama namin. Ama natin! Oo. Hindi ama namin. Hindi siya sakasali dun. Kaya hindi lang our father, di ba? Oo. Kaya mali ang translation ng our father, eh. Mali ang translation sa Tagalog. Dapat ama natin. Oh, tapos, natapos na yung ano, yung dasal, sinabi niya, amen. Atin! Dapat ganun. So, for those of you who have questions, pa, please feel free to comment down below. Kung wala na, ayan, this is our, okay, Wednesday Tambayan. Thank you, Tito Tony, for thank today. You, thank you, JD. And, yan, hindi pa kami tapos doon sa mga projects pag-usapan pa natin. Okay? Yung mga susunod na, ano po, ilalabas. Marami tayong, tawag eh, pasabog. Mm-hmm. Pangmalakasan na to. Exactly. Kung mapapansin niya, hindi ko siya sinimulan during the time na nandun. Kasi ang problema ko is... Space. Space okay, plus ma-over, ano sila? Ma-overwhelm dun sa information. So, I think... Yung pangalang Urantia, hindi na magkaintindihan eh. Masyado kasing malalim yung Urantia. Pero yung talaga yung literal translation, all about the coincide or the synchronicity or the synergistic ng supernatural and science. Hindi, tawag na soul dynamics. Bakit mo na-meet si ganito? Bakit kayo magkagalit ni ganito? Bakit kayo close ni ganito? Merong soul dynamics. Nangyari yan sa past lives ninyo. Ayan. So, kung may mga katanungan pa guys, please feel free to DM us and if you want to avail our services, ayan, mag-DM lang tayo. Walang masama magtanong, okay? Pero huwag kayong magugulat sa pricing, ha? Actually, mas ano pa nga kami, yung pricing namin ni Tito, mas mababa pa actually, and very reasonable. Yan, yung nga lang akasya na yan na ginagawa namin nung araw pa, 10,000 na eh. Oh, di ba? Ngayon, magkano lang ang single ni JB, ha? Oo. Diba? Nung araw pa yun. kami naman eh, kung sa bagay, sa amin noon, ang binibigay lang talaga ampaw. Pupunta ka sa isang bahay, bibigyan ka ng ampaw. Well, nung kasi ang mga Chinese nung araw, mga generous. Yung mga present Chinese ngayon, hindi na ganun eh. Hindi na sila ganun, lalo na yung mga hindi conservative. Hindi na sila ganun. Naranasan ko nga eh, nagpakungsoy dun sa, no, dun sa Glorieta. Na ngayon, one-on-one na ganyan. Aba, binigyan ako ng 20 pesos. Sabi ko, ngani-ngani kung dakukan yung kababayan ko na yun eh. Pero mali yun, mali. So, kaya minsan sinasabi na, sige ho, bahala na ho kayo. E teka muna, meron bang price yung bahala na kayo? Mm-hmm.
Kasi sa mga Pilipino, we always say, bahala na kayo. Kasi it's up to you really. Pero in your good and in your good spirit at yung pagka-Samaritano mo, huwag mo abusuhin yung pagkasabi na magkano tapos bahala na kayo, magbibigay ka ng 10 piso. Hello! Na si ano nga, kung magpapungsoy nga yun, magkano sige? 120. Wow, my God! Pupunta tapos, lang dito. Boba naman. Putar giso. Tapos yung iba pa, may papacheck pa, yung ganyan. Naku! Pwede ba okay. Tapos? Tapos may temple pa sa bahay. Di ba number one yun sa Pungsi Master? No. It's a big no-no to have a temple in your house. No temple inside the house. Mali yan, mali. At saka yung gagawin niya, isa lang siya, ano siya, entourage. Mm-hmm. Plural with an S. Ang dami niyang kasama, 10 sila, mag-a-entourage sila, tapos ilalagay sila sa isang hotel. Oh, tapos magre-reklamo kayo, chiras kayo ng 50 mil. Wow! Mahina pa yun. Mm-hmm. Mababa. Okay. At saka yung ano rin po, mostly di ba ganyan sa India? Mm. Yung mga ano nila, guru. Oo. Naka-entourage, tapos naka-limousine pa sa shawl. Ganun na nangyayari. Yung mga, pero sa Pilipinas naman, lalo na yung mga na practitioner ng Hindu religion, hindi sila masyadong maselan tungkol sa inaabot na pera. Kasi ang mga Indiano, do nakikita natin mga kuripot ang mga Indiano, yung mga Hindu hindi ganoon. Mm-hmm. Nagbibigay sila ng kusa, aba, makikita mo nga yung inabot talagang kumbaga sa ano malaki talaga. So, very generous sa mga Indians. Mm-hmm. Very generous sila. Tapos, yun naman din doon sa... Yung ibang mga ano, alam ko kung Free Master, may entourage pa yun ba? Bahala sila sa buhay nila. Kasi kamo ng mga panahon namin nila Jucaresa. Jucaresa walang entourage yan. Siya lang. Kasi Jucaresa po, meron templo yan ha. Meron siyang templo. I-promote natin. Tapos, Taoist Temple. Si Jucaresa, yung anak ngayon ng namamahala. Saan yun dito? Sa ano? Sa Adriatico. Mm-hmm. Adriatico Malate. Ah, yeah. Dati may nanggagamutan doon. Hindi ko lang alam kung meron ngayon pa yun. Yun, ang alam ko na wala na yung nag-ano, yung lola yan. Yung tatay nung ano. Sinis yung Jucaresa, namatay na. Tapos yung anak, may... Yung anak ang pumalit, kaya lang medyo hindi pa siya masyadong ganun kabihasa. Pero yung isa, ang tagapagmani talaga yung anak. Oo. Ganun din yung ano, yung Paukong. Sa Paukong, yung pari na nagseserve doon, namatay na. Kaya wala na. Doon mo makikita si 7-8. Mm-hmm. Sa Paukong. Saka yung... Sa ano yun? F.B. Harrison naman, Pasay City. Yun yung dito ko gusto ko mapuntahan. Yun dun sa may malapit din sa inyo. Ung Shusi. Filtotay. Yung Filtotay, pwedeng magpunta doon kahit sino. Pero yun nga, kasi ano yun eh, overreacting. At nalubog sa utang yung nagpapagawa ng Filtotay. Ano yun? Taoist Temple sa kabila ng... Sa 6th Avenue yun, kabila ng Emits del Pilar, ang naging problema doon, nalubog sila sa utang sa mga Roma. Tapos, dinaya sila. Dinaya sila eh. Muntik na po ako maging Taoist priest dyan. Muntik na. Nung college ako, yung may kaibigan ako mga taga-Thailand. Ah, talagang niyayaya nila kami na, uy, magpari tayo doon. Ganon. Diyan ba tito yung parang mayroong ano si Gwenil? Oo. Doon sa Pintotay. Kaso nga lang ngayon, nandiyan pa kaya yung essence, wala na. Nandiyan pa rin, pero kung makikita mo on the background, kasi siyempre, nakita nila, dayuhan, nagtayo ng isang napakalaking templo. Aba, so, may pera to. Oo, minsan din yung mga politiko ang mga tumitira eh. Hmm. Kaya nagkaganyan eh. Pero yung Pintotay, sana, dinadasal namin na maitayo na talaga siyang maganda. Kasi it's already a landmark. Mm-hmm. Landmark yan. Kailangan lang matapos. Calling the Chinese community, Chinese Chamber of Commerce, please lang po. And yung mga Buddhist talagang nag-ano. Magkalaban ng Buddhist sa katawis eh. Magkalaban. Pero supposedly, isa lang naman yun. Bakit sila magkalaban? Pero yung Santiago at saka Tawis, magkakampi sila. Ngayon pala, bakit kailangan mag-away-away yung mga ganyan-ganyan? Well, in a sense, hindi naman nag-away, kundi against its others' ideologies. Ano po pa pinagkaiba dito ng Buddhist at saka Taoist? Well, nauna sa lahat ang Taoist. Ang Buddhist came later.
na panahon ni Siddhartha. Eh, nauna yung tao eh. Nauna yan sa lahat. Which, ayaw tanggapin ng mga Buddhists na nahuli sila sa tao. For all that matters, tao ang pinakauna sa lahat. Kahit pa sa Kristyanismo or Muslim, ang tao ang nauna sa lahat. Ayan. So, pwede natin i-consider as the Taoism is yun yung isa pinakamalapit talaga sa religion. Yes. Sa yes. Yung antilaga after religion. Yun guys, lang, guys. Ang nangyari naman sa Taoism, nagkaroon po ng ano, parang sa feng shui, nagkaroon ng white feng shui, nagkaroon ng black feng shui. Kaya hindi naman din sila libreng batikusin kasi gumawa na sila ng kasalanan. May kasalanan eh. Kung bakit galit ang mga Buddhist. Yes. Pero, sa Singguansi, meron pong pare doon, magaling magpungsoy. O, pero Buddhist yun, ha? Buddhist yun. Pero magaling siyang magpungsoy. Pero ngayon, nung isang ano araw, nagpunta ako doon, hindi ko na makita eh. Mga taga-Taiwan na yata yung namamahala sa Singguansi. Sa Nara po yun, Nara. Malapit ng Divisoria. Oo, yung may parang bell. Everybody's welcome there mm-hmm. to go there. Madalas kami doon pagka nandun kami sa Lucky Chinatown. And then, Chinese New Year. Ayan, before nasa Lucky Chinatown kami madalas nagbabazar. Pero ngayon, ayun ako, ayoko ng stress. Ang hirap kaya bit-bit ng mga gamit pupunta doon. Tapos, magka na lang yung sales. Tapos, more on online yung nag-ano. Okay. Ayan po, may ano. Question po, safe po ba ang angelic protection magic or hindi pa rin po basta-basta? Angelic protection magic. Teka muna, kilala mo ba yung angel mo? Mm-hmm. O ba't ka pa mag-angelic protection magic kung kilala mo yung angel mo? Kung kilala mo yung angel mo na ang kausapin mo. Huwag ka na mag-magic. Ayan, from Angel Montana, may supporting literary basis books po ba tungkol dito? Please read the Taoism and the Buddhism. Uh-oh. All about them. Uh-oh. And also, please read the Urantia. Okay? Yung Urantia, yung book of Urantia, ibig sabihin, ipokus mo yung sinasabi sa book of Urantia. Maraming magic doon. Maraming lihim din doon. All of all. Kung sino si Jesus, sino si Rafael, sino si Miguel, at role natin bilang mga naninirahan sa mundo. At saka kung paano rin nagpa-function yung mga gods and goddesses, yung time, and all the universe around us, kung bakit siya kinreate, kung anong purpose nitong universe na to. Yan, nandun yan. And kung mapapansin niyo, no, yung Marvel papunta na doon sa multiverse. Correct. And ngayon, Tito, syempre, dahil nanggaling siguro sa atin, may theory na all about the multiverse. Kopya-kopya. As in scientific, proof na. Alam niyo po ba na mayroong barangay Gaya-Gaya na nasa Marilaw? Doon na kayo manirahan. Ayan. So, yan ngayon yung mga napapatunayan in the scientific area. Okay. Meron po bang estimate kung kailan pa siya nag-start? Ang alin po? Ang Urantia? Since time immemorial. O yung yung Buddhist? Multiverse? Yung multiverse, matagal lang mayroong multiverse. Since time immemorial. Yeah. Since hindi pa na-develop yung time. Hindi mo pa nga nakikilala kung sino ka eh. Sabi exactly. Nga ng mga ano, Cebuano, sino ka? Inahe pag yun. Bastos, no? At saka yung ano po pala. Inahe po, ano yun? Bituka. Mm-hmm. And yung ikaw ba ay incarnation ng isang ganito o ng ganyan? Yes! At saka may mga deity na reincarnate na. Oo. Yun pala, isa ko rin Marites guy sa inyo. One time nag-visit sa amin yung embodiment, yung incarnation ni Mahakal. Ah, si Mahakal. So, kung bakit, sumasakit daw yung likod niyo masyado. Sabi sa kanya, bakit ngayon palang pumunta? Supposedly, dapat dito ka na last time nung pinapupunta kita. Long overdue ka na, Mahakali. Oo. Ngayon, niriki siya ng partner niya, sumakit yung kamay. Sabi ko, void energy yung inabsorb mo. Parang hindi sasakit yan. Kasi wala siyang, hindi niya alam kung anong action yung pwedeng gawin during the time nung nag-start yung hindi war. Hindi pa niya naintindihan eh. Oo. Pero merong deep inside sa kanya gusto makawala. Yung gusto maging na-verify niya yun eh. Di ba?
So, yun. Ang gusto mo pakalanan natin? Kasi magyan. Very conservative eh. Conservative nga siya. So, yun. Buti na lang, dumating sila during the time, before mag-Holy Week. So, na-explain sa kanila na maayos kung ano yung nangyari. Which is, accepted naman rin niya. Kaya, ngayon, acknowledge niya na. Kaya pagka mayroon akong bigla-bigla kasi ako minsan nag-message guys sa inyo. Eh, minsan naman yung mga albularyo kung ano mga pinagsasasabi. So, yun. Naayos naman siya. Ay, nako. Okay. And yung Black Star Moonstone niya, yun po muna yung ginawa kong as battery. Battery. Para dun niya i-store muna yung void energy na nilalabas ni Mahakali. Sa kanya. Kasi kung hindi, as in, literal, masakit yung likod, masakit yung ganito, okay? Kasi lagi may nakasakbit na bow and arrow. Okay? Diba? Ayan, more or less, ganun yung mangyayari pagka hindi nyo pinakawalan. Especially if you are a magical person, di ba? Yes. Yung, Napakarami na. Yung mga nagtatanong sa akin dun sa website ko sa Facebook, yung dalawa yon, yung psychic empath at paranormal expert, nire-relay nila kung ano nangyayari sa kanila. Eh, siyempre, kailangan nila ng paliwanag. Yun naman gagaya rin sa kagaya natin na hindi naman tayo mga scammer. Uh-oh. Sinasabi natin sa kanila yung katotohanan, whether you believe it or not. Exactly. So, mostly guys, ganito ang nangyayari. Once you hindi nyo nagamit or hindi nyo na-utilize yung magic nyo zone or yung mana nyo na tinatawag. Lalabas yung kusa! Okay? Labas yung kusa. Masasaktan ka. Kung and bakit, it can even cause cancer on your part. Kasi nagkakaroon ng abnormal growth din dun sa cells mo since napupuno na siya. Eh, mabuti mo nga si Ganis nang galing sa dagat eh. Kailangan niya na ma-recharge tuloy siya. Matanggal yung excess energy din. Ayan. So, ganun yung mangyayari. Hindi mo alam kung ano yung nangyayari. Minsan, litong-lito ka na rin dun sa sarili mo. Tapos, parang may gustong kumawala. Hindi mo alam din minsan kung bakit ka nagagalit sa mundo. Bigla-bigla na lang. Kasi meron tinatawag na divine discontent. Mm-hmm. Yung divine discontent na yun is hinting you have to discover your very own self. Kaya nga, nagbibigay tayo ng Akashic record na yan eh. Yung Akasha na yan, yan ang magpapaliwanag sa'yo kung sino ka. Kung ayaw mo naman, magpa-regress ka para malaman kung sino ka talaga. Para malaman mo. Pero guys, ang regression natin ganito, kung ano yung kailangan ayusin muna sa inyo, yun muna yung mariregress. Kasi other than that, hindi mo makikita yung true purpose ng regression mo. Okay? Ang purpose niyan, to find who you really are. Okay. At gamitin mo yun. Gamitin mo. Kailangan gamitin mo yun eh. So, expect nyo na minsan na more on colors lang yung ma-identify nyo during the time ng regression. It is a natural. Okay? Hindi yan yung abnormal. Okay? Ang abnormal puro itim lang. Joke. May nakita ka, wala. Okay? Ano yun? And then minsan umabot ng regression ng 3 hours. Ganun din lang kasi. Pero sakit sa ulo. Okay. Ayan. Hindi lang ninyo naiintindihan kung anong uri ng enerhiya yung inilalabas namin ni JB para lang mabuo yung regression na yan or whatever. Oo. Mahirap yung yung parte namin, mahirap. Ayan, si Ganesha po ba yung sabi niyo na galing sa dagat? Oo! Nandito! Nakatira! Nandito siya! Ayan. Nagdududut-dut. Nagbo-magic. Ayan. So guys, kung wala nang katanungan, kung meron pa, DM na lang po tayo. Kung wala na, thank you for your time dahil magdi-dinner naman na kami. Okay? With that, thank you and hope you had a great night. Goodbye and God bless. And